Hello guys, kumusta na kayo? Pag-uusapan natin ngayon yung pinaka-paboritong topic ng lahat. Yung usapang pera. So yung vlog ko ngayon is tungkol sa Canadian money. So pag-uusapan natin siya, kung ano yung halaga niya, kung anong itsura niya. Yan. So before that, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel mga kabayan. Nang ma-update kayo sa aking mga bagong vlogs. Sige, tara! Alright guys, so yan, nakikita nyo yung mga nandito. I-discuss natin sila isa-isa. So una, pag-usapan natin yung Canadian money. So ang tinatawag dito is Canadian dollar, no? So yung Canadian money, gawa siya sa tinatawag nilang polymer material o parang plastic siya na napaka-kinis, no? Yan, kung nakikita nyo yung mga denominations niya, yung sa Canada, merong 5, yan, meron silang 10, may 20, may 50, at may 100, no? Almost the same siya sa denominations sa Pilipinas. Maliban sa Pilipinas, mayroong 200 tsaka 1,000. So, ito yung mga ginagamit nilang na legal tender or yung legal way of transactions, no? Dito sa Canada. Tapos, kung titingnan yung maigi, iba-iba yung kulay nila, no? Yung 5 is kulay blue, tapos yung 10 is purple, yung 20 is green, tapos yung 50 sa parang pinkish red, yung yan, 100 is yung kulay brown. Yan, pinakamataas to. So yung sa balitan nito, sa currently habang ginagawa kong vlog nito, yung palitan ng Canadian dollar is around, naglalaro siya from 37 to 38 pesos. So kung meron kang $100, meron kang around 3,700 pesos. Mga ganun, no? Yan, tapos kung papansinin ninyo, yan na napaka-plastic siya or yun know, mayroon siya makikitang si part na to dito sa part na to. Yan, see-through siya, see-through or yung nakikita mo yung sa likuran yung yun know, para siyang malinaw na malinaw part na yun. Yan kung nakikita. Yan, kahit tinatakpan ko na yung view, yun nakikita ko pa yung 50 yun sa likod niya. Yan. Yan ang one way na ma-distinguish mo na kung totoong money siya, no? So, ang tanong ba is, naka-counterfeit din ba yung mga pera dito sa Canada? Ang sagot is, yes, meron ding mga counterfeit money dito. Pero may mga paraan para malaman mo na yung perang hawak mo is legit siya or hindi siya peke, no? So, sa ibang vlog naman natin pag-usapan yon. So, yan yung Canadian money, guys, no? So, tapos maliban sa mga ito, gumagamit rin ng Canada ng mga coins, no? So, meron coins na ganito. Ang tawag nila dito is tuni. So it is, halaga nito is $2. Tapos mayroong ito, kulay brown. Ay, parang ginto siya, no? Pero ang halaga nito is $1. So naglalaw siya around 38 pesos ito. Tapos mayroong quarter o yung kumbaga sa atin, ito yung 25 centimos. So apat nito ay magiging $1. Mayroong G's o yung 10 cents. So parang sa Pilipinas din, no, may mga coins din na ginagamit at yung pinakamaliit yung 5. Dati ginagamit nila yung 1 cents, no? Pero tinanggal na yun sa circulation. Tapos dako tayo sa Pilipinas, no, yung pera natin. Kamukha ng Canada, para ma-distinguish mo sila, iba-iba yung kulay nila. Ayan, yung 100 is purple. Yung 500 natin is yellowish. Yung 1,000, ayan, isang kulay blue siya. At tulad ng sa Canada, no, mayroon din tayong Philippine coin. So, Philippine coin ito. So, this is 10 pesos. And bali, kung tatapat mo siya sa Canadian money na mukha niya yung coin, yan, almost parehas sila ng itsura. Pero kailangan mo ng 7 ganito para magkaroon ng isang ganito. No? Kasi ito, around mga 75 pesos ito yung halaga niya. 75 to 80 pesos. Okay. And tapos ang kaibahan din yan siyempre sa Philippine money, yung materialis nila gawa sa special paper ito, no? So siyempre alam naman natin lahat sa Pilipinas marami rin counterfeit money. Ayan, pagkakatulad din lang sa American money, yung materialis na ginagamit natin or nila sa US, yan paper din, pareho sila ng materials yung sa Philippine money.
Ang ano lang sa distinguishing ano ng United States man, eh, mas mataas siya. Yung currently, well, yung vlog nito is ginagawa ko, ang palitan is around 48 to 49 pesos every $1. So, kung meron kang isang ganito, meron kang almost 50 pesos, no? Tapos, ang ano lang ng United States, yung pera nila, almost isa lang ang kulay nila. Nagkakatalo lang sila dun sa denomination. Ito, 1, to 20, to 50. So, I believe meron din silang ginagamit na $100, no? Pero wala akong copy nun ngayon. Wala akong hawak na $100, kaya hindi ko siya may sama sa vlog ko. So, yan guys, no? Yan yung Canadian money. So, kung magtatrabaho kayo or pupunta kayo sa Canada, o makakalculate nyo na yung kikitain nyo. Let's say, yung kumikita ka ng $2,000 per month dito sa Canada, ibig sabihin eh, kumikita ka ng almost 75 to 80,000. Yan. So, I hope guys na nagustuhan nyo itong vlog na to about Canadian money. At yung mga nanood nito, hopefully na sana ma-bless din kayo ng mga ganitong pera, no? Na maging masagana rin yung buhay ninyo. Na basta ang importante guys, no? Dapat yung mga trabaho natin eh, pag sumikapan natin na marangal. Yan, para yung kinikita natin o pinapakain natin sa pamilya, alam natin na malinis yung pinanggagalingan. Okay? So, good luck sa bahalat na manood nito at sana eh, mabless kayo ng marami pang mga ganito. Including na po ako, okay? So, salamat ulit guys for watching this vlog and stay safe.